Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa isang video na viral ngayon. Daming nanonood. Pinost ng isang YouTube channel. Ang title is Landing in the Philippines, Hundreds of Missiles Loaded. So, pag hindi maagapan ito, hindi mapag-usapan, mag-create na naman ito ng panic na ano ba yan? Gera na ba? Bakit hundreds of missiles loaded? Mainit na usapan ngayon yung nirereklamo ng China at Russia, yung Typhoon missile system ng US, na ang announcement ng Philippine Army is ibabalik na sa ilalabas na sa bansa yung mga delikadong missiles na yun by September. Ito na naman, may napapanood na hundreds of missiles dumating sa Pilipinas. Okay. Ipanood ko lang siya, Military Information. Yun ang YouTube channel. 52,000 subscribers. 57,000 na ang views nito, 17 hours pa lang. Okay, ipanood ko sa inyo, then mamaya pag-aralan natin, is this true or fake news? Para lang pang ano ng views o some, basta panoorin muna natin. USB-52H Stratofortress aircraft carry hundreds of missiles at Clark Military Base. Clark, Philippines. Two United States Air Force, USAF, B-52H Stratofortress long-range strategic bombers landed at Clark Air Base, Philippines, today, carrying a cargo of hundreds of missiles. The missiles had just been unloaded from AC-17 Globemaster III cargo plane that arrived earlier. The arrival of the B-52H and its missile load marks a significant increase in U.S. military power in the Southeast Asian region. This is feared by some, but welcomed by others who see it as a deterrent against potential aggression from other countries. B-52H aircraft, known as the Stratofortress, is an icon of American air power. It is capable of carrying a wide variety of weapons, including nuclear bombs and conventional missiles. The missile payload carried on this flight has not been officially disclosed, but speculation suggests that it includes an AGM-86B cruise missile and an AGM-154C standoff joint assault munition, JSAM, anti-ship missile. According to an official statement from the USAF, the missiles carried by the B-52H are JDAM, Joint Direct Attack Munition, and SDB, Small Diameter Bomb, missiles. These missiles are guided with high precision and can be used to attack various targets with high accuracy. The B-52H presence at Clark is part of a rotation of U.S. strategic bomber assignments in the Indo-Pacific region. The USAF routinely deploys these aircraft to bases in the region to demonstrate America's commitment to regional security and stability.
The Philippine government has yet to officially comment on the arrival of the B-52H and its missile payload. However, some military analysts predict that this deployment is a response to China's increasing military activity in the South China Sea. Okay. So, mga kaibigan, huwag kayong basta maniwala kaagad sa alinmang video o informasyon na nasasagap sa social media. Kailangan i-process nyo maigi kung totoo ba o hindi. Okay, ang aking assessment, opinion ko lang ito ah. Hindi totoo itong sinasabi ng video na ito. Una, sabi niya, Clark Air Base, a military base. Mali. Noong una, noong panahon pa ng Amerikano, yung Clark Air Base, yeah, it's a military Air Force base. Ngayon, hindi na. Commercial na yun, civilian. Kaya nga, Clark International Airport. Ang mga nag-landing niyan, mga commercial planes. Kung totoo ito, US bombers, dapat mag-landing sa EDCA sites. Kaya nga, nagkaroon ng EDCA site eh, para ang mga US equipments, aircraft, something like that, doon siya sa EDCA. So, ang pinakamalapit na ang mga EDCA air bases is base air base sa Pampanga, sa ano ito? Sa Mactan air base, ano pa? Sa Cagayan de Oro, Lumbia air base. Tatlo. I think meron bago yung bagong EDCA site sa Cagayan province. Dalawa yun. May isang naval base, may isang air base. So, ulitin ko ha, itong mga ganitong payload of hundreds of missiles, idideskarga sa Clark na nandyan yung mga flights, domestic, international, kalokohan yun. So, binasa ko ang mga comments ng channel na ito. Nako, ang daming naniniwala. Yung mga naniniwala dito, yung mga tuwan-tuwa. Itong foreign policy ng administrasyon Marcos Jr. na dumikit sa Amerika para yan, may katulong na tayo, may didepensa na tayo sa atin laban sa China. Ito, Teodoro Alonzo, sabi niya, thank you very much US. God bless America and Pilipinas, mabuhay. Sana dito ka na rin pag naggera. Thank you. Another comment. Thank you, US, for your support to the Philippine military group. Next, next comment. Great contribution from the Americans to assist the Philippines in case of emergency. Another comment, thanks US for the support our country. God bless you always, USA and Philippines. Another comment, to deter China's creeping invasion in the West Philippine Sea with its big navy and missiles deployed on artificial islands, military bases nearby. The U.S. must deploy more mobile Typhoon missile launcher systems and other missiles in strategic sites and bases in the Philippines. So, karamihan naniniwala at nagpapasalamat sa U.S. at believe na believe sa foreign policy ng gobyernong ito. Kaya lang may mangilan-ilan na fake news yan. Sain ko ah. Puros thank you eh. Oh, ito si user BCM2MG. Sabi niya, kahit American vlogger, nag-fake news na din.
fake news ito. Ito, the same channel na ito, Military Information Channel, ang nag-vlog na naman, I think 2 weeks ago, dumating, yan yun, 300 American vehicles and 20,000 US and British soldiers dumating sa Subic. Another fake news yun. Kasi yung mga American equipments isinakay sa cargo ship, civilian cargo ship. Kalokohan yun. So, again, huwag tayong basta-basta maniwala. Labanan ngayon is propaganda war. I don't know anong motive ng channel na ito. Maybe, views. Kasi, wala pang isang oras, halos 60,000 views na, di malaking pera itong may-ari ng YouTube channel. O pwede rin part of propaganda effort na para patunayan na tama ang foreign policy ng administrasyong ito, kaya marami ang sumusuporta, may mga sumusuporta sa foreign policy kasi nakikita nila may panlaban tayo. Meron nga nag-comment nga, dagdagan pa daw yung Typhoon missile system ng US dito. Mga taong ito, hindi nag-iisip na, okay, may malakas kang missile system, Typhoon, napakalakas. Kailang nagagalit na ang Russia, nagagalit na ang China. Both superpowers, i-combine mo ang nuclear warheads ng Russia and China, mas madami ikumpara mo sa nuclear missiles ng US. Padamihan, wala na. Talo na ang Amerika. So, hindi nila nare-realize itong mga missiles na ito, magnet for war, hindi lang ordinaryong war. Nuclear war. Kaya itong mga taong ito na anyway, kanya-kanyang perspective, natutuwa na nandito ang mga Amerikano, hindi nag-iisip yung consequences ng nuclear war. So, again, mga kaibigan, you are free to watch any video you want. Kailang pag naniwala kayo kaagad, na-alarma, nagpanik, kayo rin ang kawawa. Kaya tama yung panawagan ng Armed Forces of the Philippines na tignan nyo yung credibility ng channel o platform account na pinapanood nyo. Kahit ako, huwag kayong maniwala sa lahat ng sinasabi ko. Huwag maniwala kaagad. Timbangin ninyo. Ask for guidance. Ask for, ipagdasal po natin sa Panginoon that we are in the last days, yung end times na tinatawag. Na i-predict na po sa Bible, Matthew 24. And there will be wars and rumors of wars. And that's the sign na malapit na akong babalik. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya nagkakatotoo na yun. Kaya, ang importante, magkagera man o hindi, is let us prepare ourselves to meet God. Pagbalik ng Panginoong Hesus, handa ka na ba? Kasi, dalawa ang purpose niya. To save and to judge. Ililigtas niya yung mga tumanggap sa kanya as personal Lord and Savior. Kaya yung gospel, ulitin ko ulit, ABC. Kailangan mong mag-ABC. Accept that you are a sinner. Believe na Panginoong Hesus namatay at nabuhay muli para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. C, commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Kung nagawa mo ito ng buong puso, pagbalik ng Panginoon, isaisip ka niya. Liligtas. Punta ang langit. Pag hindi mo yan ginawa, i-judge ka niya. Judgment papunta sa impyerno. Yun po ang importante, mga kaibigan.